At kakapasok lang na balita ang bibigyan natin ng reaction video, no? Fprrd o former President Rodrigo Roa Duterte naiyak daw at nasyak sa Dambuhalang project ni President Marcos. VP Sara, nagulat. Ano tong project na to, mga tol? Ito yung title na panghatak talaga ng mga viewers, eh, no? So yan ang ating bibigyan ng reaction at panonoorin natin ang balita ngayon. So bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay BANAT News TV. At syempre, kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Samantala, nakatuon umano sa magiging function ng Department of Health ang magiging trabaho naman ni retired Philippine National Police Chief General Camilo Cascolana. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga pag-question sa pagkakatalaga kay Cascolana bilang Undersecretary sa Kagawaran ng Kalusugan. Mm-hmm. Sinabi pa nitong kaya itinalaga bilang Undersecretary for Special Concerns si Cascolana ay upang tignan ang takbo ng ahensya na may kinalaman sa structural changes, kasama na dyan ang right-sizing. Hindi anya nangangailangan na doktor ang ilagay sa nasabing posisyon. Sabi ng punong ehekutibo na siyang magiging mandato ni Cascolana sa Health Department. Titingnan din daw ni Cascolana kung ano pa ang dapat na ayusin sa ahensya na naging epektibo sa ibang tanggapan na pinamunuan nito. Narito ang karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si General Cascolana, we put him there because he has to look at, hindi naman siya, of course he's not a doctor and it's not health issues that he has to look at. That's why he doesn't have to be a doctor. He's going to look at the function of the DOH. We talk about right sizing, we talk about structural changes. Yun, we need somebody to examine what has been going on, ano yung maganda, ano yung hindi maganda, ano yung pwedeng mas maayos. That will be his function, kaya special concerns. Alam nyo, maraming anrite, maraming kumukutsa at maraming mga nagsasabing hindi karapat-dapat. Dahil isang pulis, ilalagay mo bilang head ng DOH, Department of Health, mga kapatid. Ang sabi naman dyan ng iba, ay hindi naman kailangan maging doktor. Basta marunong kang mamuno, marunong kang mag-manage ng system, diba? Pwedeng-pwede ka dyan. Kasi may mga doktor naman dyan, pwede kang magtanong kung anong dapat dyan, ganyan-ganyan. Pero ang pag-aayos ng system, tema kung paano i-manage, yun din yung kailangan tutukan. So maraming nagtumututol, hindi, dapat doktor ang nandiyan dyan. O imagine nyo na lang, pwede bang doktor ang magiging chief officer ng mga pulis? Diba? Yan ang sagot naman ng iba, mga tol. Pero parang ganito lang din, no? Halimbawa, presidente, halo-halo na lahat yan. Ekonomista, para sa health, diba? Para sa kung ano-ano pang mga bagay. Hindi naman dapat lahat alam yan ng presidente. Basta marunong siya mamuno, marunong siya sa tao, 'di ba? At marami namang mga sangay-sangay na kailangan mong pagtanungan, may mga adviser din 'yan. No, pero nagtatalo-talo kasi sila tungkol diyan, eh. So ano sa tingin ninyo? Tama ba na ang na-appoint bilang head ng DOH ay isang pulis, mga tol, at hindi doktor? No, comment kayo diyan sa baba. Yung Kipol Soriano, people have misunderstood. He's not there to be part of the PR machine. He's there to find ways to promote the creative industry. Kasi doon siya galing, eh. So, para naman kay Paul Soriano, no? Yung, kung doon nagkakamali, ito yung gumagawa rin ng mga vlog ni Pbbm, eh. Yung tawag dito, asawa ni Tony, kung di ako nagkakamali, asawa ni Tony Gonzaga. Pinagmamalaki na, kasama yan sa tourism. Pinagmamalaki natin ang gagaling kumanta ng Pilipino, ang gagaling umarte, ang gagaling gumawa ng sine, etc., etc. We have to project that to the rest of the world. Yan ang trabaho ni Paul. So, I hope that clarifies that. Mm-hmm. Yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, biyahin Davao naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para pangunahan ang inaabangang groundbreaking ceremony ng Samal Island Davao City Connector Bridge Project na inaasahang magpapalakas ng ating turismo at ekonomiya, lalo na doon sa Davao. Ang naturang okasyon na dadaluhan rin ng ibang mga opisyal ay hudyat ng pagsisimula ng construction ng nasa 23 billion pesos na two-way, four-lane bridge. Wow. Ang 3.98 kilometers na tulay ang mag-uugnay doon sa may Samal,
Circumferential Road doon naman sa may island ng Garden City of Samal hanggang sa may Castillo daang Maharlika Junction sa Davao City. Itatayo ito ng kumpanya ng China Road and Bridge Corporation o CRBC at nakatakdang makumpleto naman sa loob ng 5 taon o hanggang sa taong 2027. Ooh. Kapag natapos ay magiging 5 minuto na lamang ang biyahe mula yan sa Davao City hanggang sa Samal na dating kalahating oras pang inaabot sa pamamagitan niya ng ferry. Pupundahan ang naturang proyekto ng loan agreement sa pagitan ng Pilipinas sa China na nagkakahalaga ng 18.67 billion pesos. Bukod pa sa groundbreaking ay nakatakda rin pangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga individual na nangangailangan. Nakatakda rin itong dumalo sa isang situation briefing kung saan kanyang aalamin ang kalagayan ng rehiyon pagdating yan sa food security, infrastructure development at kalakalan. Nakatakda rin bisitahin ng Pangulong Marcos ang mga sundalo ng Eastern Mindanao Command. Ang ganda nun, ang ganda nung project na yon, 'di ba? Mula sa kalahating oras naging magiging 5 minutes na lang, 'di ba? Mas mabilis ang kalakalan, mas mabilis ang transaksyon, 'di ba? Para sa mga para sa turismo, 'di ba? Napakagandang project at napakahalaga talaga yung ano, mga infrastructure talaga eh. Kapag ang presidente walang ipinapatayo, ewan ko ba. Thank you very much to our Vice President, Vice President Sara Duterte. Alam ko pinatayo kayong lahat, but I think it's okay to sit down now. His Excellency, our good friend, the Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines, His Excellency Wang Xinlian, to whom we must extend our congratulations for the successful conduct of the Communist Party Conference just concluded, and we look forward to building upon the directions that your president, that President Xi Jinping, has given to the People's Republic of China in partnership with the Philippines. We look forward to continuing to strengthen and to bring closer our two countries. Public Works and Highways Secretary Manny Bunuan, the other members of the cabinet, your excellencies, Davao City Mayor Baste Duterte, the City of Samal Mayor Al David Uy, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, distinguished guests, magandang umaga po sa inyong lahat. I congratulate, of course, the Department of Public Works and Highways, its development partners, and all the people of the Davao region, including the LGUs involved, as we gather here today for the groundbreaking ceremony of the Samal Island Davao City Connector Project. Mm-hmm. Once completed, this bridge will help us develop the economic potential of Davao City and the island garden of the city of Samal, as well as enhance its residents' access to employment, education, and other services. Yun. It is for us to express also our gratitude to the government of the People's Republic of China, as they were an active member and have always been a dependable partner in this infrastructure development program. This is not the only project that we have depended upon concessional loans and even grants from the government of the People's Republic of China, and it is clear to see the benefits that those projects bring to our people, to our economy, and to the Philippines. This is a testament to the strong and ever-growing foundation of the bilateral relations and cooperation between our two countries. It is always a pleasure as a nation to join hands with you for the eventual success of this endeavor. Through your assistance and the efforts of the Department of Public Works and Highways, this bridge will soon accommodate up to 25,000 vehicles daily. Ooh. And reduce travel time between Samal and Davao from 50 minutes to just 4.5. In 2027, this bridge will surely ease the convenience of travel and transport, bringing forth gainful opportunities for many of our people by providing a link between relatively far-flung areas and economic centers. Thereby, we ensure smoother mobility of people and of goods. It will provide easier access to tourism spots and ensure the speedy recuperation from the setbacks brought about by the pandemic. I also believe that through this project, we will further improve the peace and order situation in the area, as well as ensure the faster and more efficient aid distribution during times of calamities. As the government's engineering and construction arm,
I must underscore the important role of the Department of Public Works and Highways, not only ensuring the completion of this project, but also in the broader task of nation building. It is therefore my always constant instruction to your agency to remain steadfast in building a more interconnected Philippines. Through the continued construction of short and long-span bridges across the country, we can boost regional transport and spur economic development and competitiveness in the countryside. At this juncture, I am only the fortunate to have been sitting as president when we broke ground for this very important project. Mm-hmm. This project actually was formally begun by then Secretary Mark Villar under the Duterte administration, and it began formally to put together the project since 2018. Ooh. So the previous administration had already been working on this project for 4 years before we arrived to this day. So matagal na pala itong project na to, no, kapanahunan pa ni President Duterte. At dahil nga kakampi ang naging president, maitutuloy itong project na to. Imagine nyo na lang mga tol kung kalaban nila ang naging presidente. Baka huwag na ituloy yan, gastos lang yan. May mga pangyayaring ganun mga tol. Yung mga proyekto ng nakaraang presidente, kapag hindi niya ka-vibes, yung papalit, no? Yung mga ibang project niya, itchapwera na. Yung iba, naitayo na yung project pero hindi na itutuloy. Hindi na pagaganahin. Parang ganun mga tol, no? However, I am looking forward to also, once again, being the lucky one to open the bridge when it is finished. Galing. We credit this project to all the people, though, both past and present, who have worked very hard to realize this grand infrastructure. For it is through the efforts of very many people working very, very hard and their compounded efforts that we will soon harvest fruits that will benefit all. Ladies and gentlemen, as your leader whose mandate is predicated upon the message of hope and of unity, let me underscore the significant message that is also encapsulated in this occasion. Let this bridge affirm this administration's commitment and resolve to become a sturdy and purposeful link that bridges gaps between physical and geographical barriers, but also the various social structures that need to be connected and fortified as one. Regardless of our individual strengths or merits, we will achieve nothing if we continue to permit divisions that halt us from connecting with each other. Let us continue the great work of coming together, and let the changing power that will result from our energy give rise to the realization of our dreams of a strong, prosperous, and truly united Filipino nation. To that day, we can all look forward to. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Imagine nyo mga tol, no, kung buong Pilipinas, no, kasi ang Pilipinas, alam naman natin, di ba, hiwa-hiwalay na isla yan, eh, di ba, pero sa paglipas ng panahon, no, nagkaroon na ng tulay, no, mas mabilis na siguro ang biyahe, yung tipong hindi mo na kailangan na magbarko, hindi mo na kailangan sumakay ng eroplano. Well, option pa rin yun kung gusto mo ng mas mabilis na biyahe, pero meron ka na ring option na pwede mo na siyang biyahihin by land. Diba, halimbawa pupunta ka halimbawa ng Mindoro, 'di ba? From Batangas, imbis na sasakay ka ng Roro, kaya sasakay ka ng speedboat, pwede mo na siyang biyahein ng byland, no, kung meron ng tulay. 'Di ba? Malay mo, 'di ba, dumating ang panahon na makakabiyahe ka na papuntang Davao at papuntang Cebu byland. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano pwede pang mangyari. So ano masasabi ninyo dito sa videong pinanood natin? Comment down below mga tol, at syempre, mababasa natin 'yan sa susunod nating video. Konting shoutout lang mga tol, ha, sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video na na-upload natin. Scout Ranger, bravo, mabuhay, maharlikan, Pilipinas. Yan. Shoutout din kay Gary Licono, Nora Lauron, Antonio Obidos, tama. Shoutout din kay The Entrep Man. Yan. I think kaya walang concrete idea si Pbbm about sa gold ng tatay niya is because that time na nasa power pa yung tatay at nanay niya, di pa ready si Pbbm sa responsibility na akuin yung mga ganyang bagay. Sabi nga ng tatay niya doon sa pelikula, di ba? Puro ka lang party! Kung napanood nyo na yung pelikula, Made in Malacanang, di ba?
Sabi, puro ka lang party. Sabi niya, power yung tatay at nanay niya, eh di pa ready si Pbbm sa responsibility na akuin yung mga ganyang mga bagay. Dahil according na rin sa movie na made, yun nga, no? According sa movie na made in Malacanang, eh, spoiled brat siya. Pero palagay ko sa ngayon, literally, sinasabi ni Pbbm na di pa niya nakikita yung gold, pero aware siya na meron sila niyan. Dahil nga siniraan yung pamilya nila and sila yung ninakawan. Kaya ngayon, di makita yung gold. Ikaw ba naman magkaroon ng napakaraming gold sa bahay mo? Sa tingin mo ba ipagkakalat mo yan? Ipagkakalat mo ba yan? O isisikreto mo lang? Di ba? Kahit meron ka halimbawang kamag-anak na ipinaggalat, no? Siyempre, kung hindi totoo yun, huwag kayong maniwala dyan. Di ba? Ganun eh. So, shoutout kay Bonifacio Casas, Lily Daza, Merly Tabil, yan. Shoutout din kay Boy Tolongest at kay Algin Recaforte. Alright, maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sana'y nagustuhan ninyo itong video yung pinanood natin ngayon at nabigyan ng reaction video about sa project na nasimulan pa pala noong way back 2018, no, sa pamumuno pa ni President Duterte at ni Mark Villar, mga tol. Pero ngayon, no, ipagpapatuloy dahil naman sa liderato ni Pbbm. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga po pala si Shobal D. Peace out!